Pabarya po nga ng 1,000. 1,000? Saglit lang ah. Hello guys, andito na naman tayo. Pag-usapan natin yung mga araw-araw na nangyayari dito sa loob ng ating tindahan, sa ating sari-sari store, ay ito ay common na problema natin. Alam nyo ba guys, yung mga ganitong problema ay nakakakaroon din tayo ng pagka-inis o pagka-irita sa customer natin kapag ito ay ginagawa niya lagi. Pero pwede rin tayong mawalan ng pera dito guys kung hindi tayo pwedeng marunong mag-ingat. Ang usapang barya. Ito ang usapang barya guys ng ating mga customer na nagpapabarya sa atin ay minsan nagkakaroon tayo ng kunting inis kasi magpapabarya yan 1,000 pesos tapos o kaya bibili ng isang stick na sigarilyo tapos 1,000 pesos yung kanilang pera. So ito guys, ibabahagi natin guys ang ating experience tungkol dito lalo dun sa mga baguhan na ating team kasari dyan na nagsisimula pa lang. So ibahagi natin tong ganitong tips guys para at least magkaroon naman kayo ng idea at hindi kayo basta-basta magsusukli. Mga experience ko dito sa aking tindahan guys, alam nyo, mayroon advantage at saka disadvantage yung nagpapabarya dito sa ating mga tindahan. Alam nyo, may mga taong laging nagpapabarya sa atin. Minsan naranasan ko 4,000 yung kanyang pera papabarya sa atin. Alam ko yung mga community dito sa amin kasi kilala ko sila yung mga taong nagpapabarya. So, ayun kasi guys, naintindihan ko naman yung kanilang sitwasyon dahil sila ay galing sa bukid. So, kailangan nila magkatihatian yung 4,000 na yun. Tapos, marami kaming store din dito katabi ko. So, pero dito lang yung aming tindahan, yung kanilang tinumbok na magpapalit ng 4,000 pesos. Marami na siyang dinaanan. Kasi alam niya na kayang-kaya namin magpalit ng kanilang pera. Alam niya na mga kayang-kaya namin, hindi kami tumatanggi guys ng taong nagpapalit. Pero nung time na dumating yung 4,000, sabi niya papalit daw. Kaso ang problema ay masyadong marami yung 4,000. Para walang masabi sa amin guys, pinalitan ko yung 2,000 pinapalit sa amin. Ang sabi niya, tigwa 100 at saka tigpi 50. So ginawa ko yun guys, pinapalitan ko. So, dahil kilala ko yung mga taong yon, yung mga nagpunta sa bukid, kasi hati-hatian nila yon eh. So, naintindihan ko yon. Ang sabi ko sa kanya, yung 2,000, papalit mo sa ibang store para naman meron akong panukli doon sa susunod na bibili sa akin. So, sabi ko, naintindihan na naman niya yung side ko, kinausap ko naman siya ng maayos. So, ayun, walang hindi siya na-disappoint sa akin. Naintindihan niya naman yun kasi mayroon pang susunod na bibili sa akin. So, eto pa guys, may sumunod na naman. Marami akong customer. Marami yung customer sa amin. Tapos bigla siyang dumating na nakikisuyo, nagmamadali na suklian ko na lang daw yung kanyang pasukli na nakiusap muna dun sa mga pipilang bumibili. Pasukli daw, pabarya daw yung kanyang pera. So, dito sa part na to guys, sa ganitong part, ay magkakaroon tayo ng magiging alerto tayo sa ganitong sitwasyon kasi lilituin ka na yan. Minsan mayroon isa dyan sa na nakapila na kakausapin ka tapos yung isa sisingit na makikusap na papabarya. Doon ka na magiging alerto kasi pwede kang mawalan ng pera doon guys. So ayun guys, dahil baguhan ka pa lang sa sari-sari store, kailangan mo pag-aralan yung pagtanggap ng malaking bill lalo yung 1,000. Pag nagpabarya ng 1,000 tayo, nagpapabarya ng 1,000, wala kang money detector, kailangan mo lang salatin tong Republic ng Pilipinas. Ito. So, paano ba pagsasalat nito guys? Gaganon mo lang. Mararamdaman mo siya ng magaspang. Mararamdaman mo yung pagkasulat niya. Pwede mo rin iganon. Pag ginanon mo kasi guys, yung mga ibang fake money, mayroon din silang tao dun sa loob. So, para mabilisan ka, ganun mo, sigurado mo, mararamdaman mo yung pagkasulat. So, ayun mga ibang techniques guys, kasi halimbawa, nagpabarya sa'yo ng 1,000, tapos fake pala yung pera niya, sinuklayan mo ng 1,000, nawalan ka ng 1,000 pesos, naloko ka pa. So, masakit yun guys. So, ayun yung mga disadvantages kapag mabait ka masyadong magpapalit ng pera, yung hindi ka masyadong naging maingat. Para mas sigurado tayo ay magkakaroon tayo ng money detector.
para mas iwas tayong maluko. Kahit hindi siya nagpapalit guys, kung magbabayad siya ng pera ng malaki, ay i-check mo sa money detector para iwas tayo ng pagkaloko. So ayun mga disadvantage guys ng laging nagbabarya ng mga customer dahil napakabait tayo. So punta na naman tayo guys sa benepisyo ng lagi kang nagpapalit ng barya sa kanila. So ito, ikukwento ko sa inyo guys, dahil alam nila na kaya mong baryaan yung kanilang pera. Halimbawa ako yung customer, bibili ako sa iyong store, alam kong kaya mong baryaan yung 1,000 ko, so doon ako sa iyo bibili, kasi halimbawa bibili ako ng 50 pesos na isang item, 1,000 yung pera ko. Alam nila na kaya nilang baryaan yung pera mo doon sa store na yun, kasi nasanay na sila na kaya nilang baryaan yung pera mo. Pero doon sa, kung ikaw naman ay hindi nagpapalit ng nagbabarya ng kanilang pera, kahit malit lang na pera at nasanay na sila sa'yo na hindi mo kayang baryaan yung kanilang pera, ay hindi sa inyo bibili yung customer guys. So ayun yung maganda naman doon, kapag alam nila lagi kang nagbabarya, ay sa'yo sila pupunta bibili, kasi alam nila na kaya nilang baryaan yung pera mo. So eto pa guys na experience ko, dahil magkakatabi kami din ng Sari-Sari store, dadaan yung isang customer ko sa harapan namin, pupunta doon sa store, siguro malaki yung pera niya, bumalik magpabarya sa amin kasi hindi kayang baryaan yung kabilang store. So ayun, mararamdaman mo doon kung ano yung magiging hindi magandang outcome kapag hindi mo kayang magbarya doon sa isang customer na bibili sa iyo. So ayun, alam ko may naka-experience sa inyo yung ganun guys, yung dadaanan ka ng customer na galing doon sa ibang store tapos babalik sa iyo, bibili ng item na bibili niya kasi hindi kayang suklian yung kanyang dalang pera. Kaya mga Team Kasari, ganito ang diskarte ko. Before ako mag-start ng mag-open sa umaga, ay nagtatabi na talaga ako ng perang pang pabarya. At saka alam ko na yon kung sino yung mga taong babaryaan ko at saka hindi. So kailangan talaga may nakatabi ka na ng para sa barya guys, para at least pag sa umaga ay hindi ka na magkakalkal doon sa profit mo o doon sa mga pera mo doon sa loob, ay nakakaiwas pa ng umagang-umaga ay mai-stretch ka agad. So maghanda ka na agad guys ng panukli mo doon sa umagang-umaga pa lang guys, para at least yung sa unang customer mo pagdating sa iyo ay kaya mong baryaan yung kanyang pera. So panibagong tips guys, sana may natutunan kayo dito, at wag habaan natin yung pasensya natin doon sa mga taong customer natin na nagpapabarya, at saka maging alerta tayo doon sa mga manluloko na nagpapabarya guys, kasi bilangin natin maigi yung sa harapan nila pag nagpabarya. Halimbawa tigwa 100, bilangin natin na isa-isa doon sa harapan niya, lakasan natin yung pagbibilang kung wala tayong CCTV. So ayun mga technique natin para maiwasan natin ngayon yung mga panluloko ng mga customer, kasi magdi-December na naman. Ay ito ay kunting paalala ko lang sa inyo guys, kasi marami talagang manluloko tungkol sa pera. So far so good, hindi pa naman tayo naloko sa malaking pera, maliban lang doon sa 50 pesos na kalahati, kasi hindi binuklat ng asawa ko yun dahil kalahati naka-roll, hindi niya binuklat. Doon lang pa lang tayo naloko doon sa 50 pesos na yun. So eto guys, sana nakatulong itong vlog natin sa mga gustong magtayo ng Sari-Sari store, so sa mga baguhan, kunting ingat lang tayo doon sa pagbabarya natin guys. Kailangan, kung wala ka pang money detector, pag-ipunan mo yan guys, at bumili ka ng money detector para mas sure tayo dyan. So yun, hanggang sa susunod na vlog natin ulit, panibagong tips, panibagong kaalaman, lagi natin tatandaan, magiging alerta tayo ay kung talagang yan ay panalo tayo. So mega shout out sa lahat ng mga Team Kasari ko dyan, mga organic viewers, silent viewers, at sa mga OFW na sumusuporta dito sa ating channel. Yung mga gusto magtayo ng Sari-Sari store ay mega shout out sa inyo. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit. Bye!